Hey guys, magandang buhay! Kamusta kayong lahat? So in this video, alam niyo ba ano ang gagawin natin? Yes, tama kayo. Tayo ay magluluto. So in this video, tayo ay magluluto ng masasarap na pagkain. So alam niyo ba ano ang lulutuin natin? Ayan, hulaan niyo kung ano ang lulutuin natin. So ang lulutuin natin guys ay hindi ko alam, char. Sa ating refrigerator. So, ito yung mga ingredients na ating hahaluin sa isang pan. So, at ngayon, dito na tayo, nagpapainit na tayo ng mantika. So, galing ko lang sa work guys at ako gutom-gutom at wala rin kaming pagkain. So, magluluto talaga tayo kasi para may laman ng ating mga sikmora. So, kumakain na ako ng lunch pero hindi talaga yung mga hiling mo. Yung mga fruits lang, mga snacks, ganun. So, itong niluto natin is, ito yung pinaka-favorite na part ng kanyang bubble guys. Ito ay tinatawag na soft ball. So, ito ay nabili ko sa Chinese store. Yan, pork soft ball. Ito guys, ito ay maganda talaga siya. Masarap siya. Ito ang paborito ko talaga, lalo na magsinigang ako at magsinabaw. Yan ang palagi kong binibili. At saka mura lang din siya guys. Mura lang yung per kilo niya. So, bumibili rin ako every Tuesday kasi every Tuesday yung dumarating yung mga pork meat. So, bumibili ako ng tawag nito ng belly kasi nilalagay ko siya sa air fryer at bumibili rin ako nitong soup bones at saka yung ribs or di kaya minsan yung sinang skin. So minsan ginagawa ko chicharon, so my own version. So ayun na guys, naluluto na tayo, ginigisa-gisa ko lang siya. So ganito ako magluto, gigisahin ko talaga siya ng bawang at ano ba yun? Onion. Bawang, onion. Ayan. Tapos, nilagay ko yung pinplant ko siya ng pepper. At ayun, nilagay ko na agad yung red bell pepper. At saka, ayan. Nanuhalo ko. Ayan. Kinukuha ko din siya ng tagal. Ayun pala guys. Nilagay yung mga walang tuyo guys. Nilalagyan ko siya ng konting tuyo para hindi mo lang siya masyadong putla. Ayan, nilagay ko na siya ng konti para malasak na manok yung lasa niya. At saka para para paglagay mo na mamaya ng mga sangkap ay may lasa na yung carne. Gusto ko kasi ng malasa na talaga yung carne kaysa yung iba sa kanila maglalagay ng parang nilagay nila mga spices. So pag at the end yung carne walang lasa. So ganyan talaga ako guys, nilalagay ko siya na kahit yun, nilagay ko naman yung carrot yun kasi magulang-tigad naman yung carrot para pag maglambot na yung yung carne, maglambot na rin din yung carrot. Ayan, ito pala ang ginagamit ko na pang instead of tomato sauce. Filipino style talaga ito. Meron dito nagdidagta sa amin na tomato sauce na parang sobrang yung juicy or parang ganyan na siya sauce na. Sauce diba yung parang ganyan yan. Dami pala yun guys pero 500 grams yan pero inubos ko na rin kasi gusto ko rin yung pagkagawa niya medyo saucy yan. Mahalo naman natin, balik kalahati ko lang nalagay ang tomato sauce o ano man tawag yun, basta tomato sauce.
Ayan. So, mamaya inalagay ko yan ulit. Halo-halo natin. At ayun, nalagyan natin ng tubig para para lalambot yung carne. Ayan. Nalagyan ko siya ng konting tubig. Mamaya magdami-dami na yan kasi maglalagay pa ako ng mga sangkap. Ang laki ni ano yan guys, ilang kainan na namin yan. So, parang budget meal talaga yan guys. At ako yung naghahanap ng pantakip para mabilis siyang maglambot. Ayan. Alam niyo ba guys, hindi talaga ako mahilig magluto ng ganito. Pero yung akin palalab ay gusto niya ito. Naging favorito na rin na ito sa kalimang bagong sinigang. Gusto na rin yun. Kaya may similar ito ng kanilang pagkakas sa kanilang. Nilalagay mo na yung suka pang paan ng pampaan. Kung sa atin nilagay tamarin o ito na yung sinigang powder. Ito napapan ko na siya. So gustong gusto niya ito guys. Optional lang siya kasi nakita ko may flavor spread. So, nilalagay ko dyan yung kasi kinain niya ng palalog. Nilagay niya sa bread. Sabi ko, hindi naman sa akin. Nilagay ko nga dito yung kalahati. Pero optional lang yun. Pang kalapot-lapot at pag ano rin yun, magbibigay lasa din yan sa carne. Sa mga carne yun. So, mamuot talaga siya. So, ayan. Nahalo-halo-halo ko at hanaan ko yung apoy. Baka madaling mag-dry at dumikit. So, hinaan natin. Ayan. Hindi ko alam ang tawag nitong crispy na ito. Parang on version na siya. Kaya sa ating pag ganito is ano, wala masyadong sabaw. Pero pag ako magluto nito, damihan ko talaga siya ng sabaw. Parang sinabawan. Pero hindi naman siya sinabawan. Yung maraming sauce lang. Kasi yung palalab ko, pag kumain siya ng ganito, ay gusto niya yung merong bread. Pinilihan ko din siya ng bread. Kasi gusto niya ituslo ang bread niya. Ganun. Sa atin, need rice yung kakainin natin. Or pag wala naman siyang bread, yan lang kinakain niya kasi meron naman yung carrots, potatoes, may carbon na naman. May carbon na naman yan. So, tapos siya kumakain ng rice. Kumakain siya pag wala talaga kapart na yun. Kumakain naman siya ng rice. So, yan. Pag ginagawa siya ng protein, tubig na kakain niya, kapart na yun. Yan, kapalit natin. Sa inyo kung ilang minuto minuto yung syempre wala tayong malay nag-check it ko lang napala kung gusto na ito napala mag-gusto na yun so ayun napala po tayong malay sa inyo ang palalot ko expect na siya dumagluto na siya ang pagluto ng rice po at mga 2 minutes na makulong ito 2 minutes na siya magluto ng rice abaray $200.
nakahawa siya, charot. Ano ba yan? Paano yan sabihin sa Tagalog? Nahahawa na rin ako sa kanya na minamay siya ako ng 200 grams. Kasi pag wala na bang rice, luluto ka na ako. Pero yung 200 grams guys, bali ilang kain ko na yan, mga 4 o 5. So, dapat hindi talaga marami. Parang hindi gano'ng kain. So, sa fridge, minsan yung nagbigay ko sa kasi sa fridge kapag 2 days or more than 1 day, napaka masira. So, ayan guys. Ayan, okay-okay na nga to. Ayan, tingnan nyo naman, masabaw-sabaw talaga siya nung mas juicy. Ito po guys, nalagyan natin na ang tajong green. Tutok na yan siya sa kan. Nilalagyan ko siya ng ganyan guys. Imagine, pag marami kayo sa pamilya nyo, ito ang maganda ang recipe. Kasi madami. Kapag kunti lang yung gawin mo, at marami kang sangkot na yung magaling. Sigurado, maapod-apod yun na yung mga, lalo na sa mga marami anak. Accommodate ba ito? Yung mabigyan lahat ng ulam. Itong recipe na to guys, maganda to sa malalaking family, marami ko kasi swap sa budget ito. At tingnan nyo naman yung ba? Napakasarap niya. Tingnan nyo, sabaw-sabaw. Sabaw pa lang. Ang na! At matbo pa nga. Mayroon naman, nagbalintong na naman yung kundila guys. Ayan. Ano ba ako? Sabaw pa lang, ulam na. Ayan. Alam niyo ba, gusto namin din yung masabaw-sabaw kasi kapag rice, nilagay namin sa top of the rice. At maganda. Masarap na masarap talaga siya. Ayan. Paborito kasi ito na. Ayan siya guys. Masarap talaga yun. Ayan. Alam niyo ba, kalawang po ang aking halaman. Kasi nilagyan ko siya ng punong-puno ng bowl. Tapos pangalawa po ulit siya. Ay, nagustuhan niya yung lasa. Alam niyo ba, nilalagyan ko pala siya ng ano dyan. Nilalagyan ko ng pineapple. Ayun na siya guys. Medyo malambot na yun. Ayun. So sweet. Yan. O, diba? Kita niyo naman yung sabaw pala. May ulam na ulam na.